Magandang araw po. Ako si Albie Tangkol. At ako naman si Kim Bernardo Lokin. Ito ang Diretsyong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ng isa sa mga senatorial candidates sa eleksyon 2022. At siya po ay si dating Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Al. Magandang araw, Kim. At syempre, magandang araw po sa lahat po ng libo-libo ninyong mga tagapakinig. Aba, napakaganda ng ating araw ngayon. Ha? So, Attorney Al, medyo ikaw ang magsisimula ngayon. Okay. Si Secretary John Castriciones, matagal na to sa serbisyo publiko. Mm-hmm. Nagsimula pa ito sa dating Department of Transportation and Communications. Okay. And naging appointee rin ito ng dating dalawang pangulo, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at si dating Pangulong Benigno Aquino III. Mm-hmm. Okay? And recently nga, na-appoint din siya ni President Rodrigo Duterte sa Department of Agrarian Reform. Marami nakakilala sa kanya as Brother John. So, siguro yun ang unang tanong ko. Bakit kayo po ay nakakilala sa bansag na Brother John? Well, first of all, Al, no, gusto ko lang i-correct. Kasi hindi ako na-appoint ni si President Benigno Aquino. I was appointed by President Gloria Macapagal-Arroyo in my capacity as Director of the Department of Transportation and Communication. And subsequently thereafter, as an undersecretary in the Department of Interior and Local Government, mm-hmm. and thereafter secretary as the Department of Agrarian Reform by no less than President Rodrigo Roa Duterte. Well, in response to your question kung bakit ang tinatawag na Brother John, well, kasi ako ay isang taong masunurin eh. Alam mo bakit? Meron kasi programa ang misis ko sa Radio Veritas, mm-hmm. yung Brother John and Sister Fel. My wife happens to be a graduate of the Loyola School of Theology. Oh, okay. Maano siya sa Bible, no? At syempre, ako naman ay sunod-sunuran lamang, Kim, no? And Al. Kaya ako ay sumusunod sa kanya at ako ang kanyang assistant doon sa radio program. Kaya tinawag kaming Brother John and Sister Fel. So, I carried the name Brother John. So that's where the moniker started. Yes, okay, and then dala nyo. Ngayon, ang tanong ko naman, Secretary, bakit po naman ninyo naisipan na tumakbo ngayon na senador? Well, magandang tanong yan, Kim. Ano? Sa unang-una, in 2019, I was offered to run as a senatorial candidate by the president. Mm-hmm. But I declined. Okay. Because I wanted to be in touch with our farmers. That was a big opportunity for me to really touch bases with our farmers. Kasi, alam mo, meron akong advocacy ang pagmamahal sa ating mga magsasaka. Unang-una, mm-hmm. ang aking pamilya galing sa magsasaka. No? Galing kami sa North kasi. Mm-hmm. And at the same time, saan po sa North? Sa Nueva Vizcaya. Oh, talagang ano. At alam ko ang damdamin ng mga magsasaka. Talagang mm-hmm. mahirap ang kabuhayan ng magsasaka. And that was an opportunity for me to serve our farmers. Mm-hmm. So, I declined the offer and I grabbed the opportunity to become a secretary of the Department of Agrarian Reform. And it was very fulfilling. Mm-hmm. Dahil as of now, we have distributed around 429,000 hectares of land. Since the time that I was seated as the Secretary of the Department mm-hmm. of Agrarian Reform. Ngayon, sa panghuling taon ng ating presidente, ay nabigyan na naman ako ng offer to run as a senatorial candidate. And so I can no longer decline. It is the second time. Baka sabihin naman ni presidente, galit ka ba sa akin? Di ba? At saka secondly, when I went around the country, I found out that there are a lot of loopholes mm-hmm. in the Comprehensive Agrarian Reform Program. And that there are a lot of what we call needed laws to be passed by our Congress, particularly the Senate, so that we can address the needs of our farmers. Right. You know, 60-70% of our people are actually involved in agriculture. Mm-hmm. We are an agricultural country. And ironically, ano nangyayari sa atin? Mm-hmm. We are still importing rice from our neighboring countries. And that's irony, no? Mm-hmm. And that's an insult to us. So I decided that I would have to grab this opportunity so that I can contribute my little knowledge, being a lawyer at that, so mm-hmm. that we can craft laws that would enhance and uplift the economic lives of our farmers. Right. So meron na po mm-hmm. ba kayong idea kung ano-ano ang mga batas na ito? Na meron. Hindi na general na sinasabi natin to uplift the welfare of the farmers. Mm-hmm. Specific po. Ano meron, po? Meron na Al and Kim, no? Mm-hmm. Unang-una, I'd like to champion the cause of our farmers, no? Meron akong kasabihan tayo dito na ang isang magsasaka na walang sariling lupa ay katulad siya ng isda na wala sa tubig. O kaya isang punong kahoy na binunot sa lupa, mamamatay yan. Ganon din po ang ating mga magsasaka. Kailangan po natin bigyan ng lupa ang ating magsasaka. So I'm for the continuity of distributing lands to our farmers. Can you imagine? We have a lot of idle lands and yet they are not utilized.
That's right. That's the reason why we need to continue this comprehensive agrarian reform program. Although they're saying that this CARP has been there for the last 50 years. Yes. And yet, we have not really attained the very purpose and essence of the CARP. Mm-hmm. Ang pinaka-main objective ng CARP is industrialization. But how can we industrialize when we don't even have a formidable agricultural economy? Yeah, number one yan, Al. At syempre, kailangan natin dito, we have to refocus our attention when it comes to agriculture. Hindi na lang sapat yung bibigyan mo sila ng sarili ng lupa. Kailangan dito, you have to give them ayuda, tulong. Kaya tignan mo, yung mga produkto na galing sa ibang bansa, di ba? Bakit pagpasok dito sa ating bansa, mas mura sila? Mm-hmm. Because the cost of production is very low. And they are subsidized by their own government. So what we have to do? We have to do the same. Kung hindi, we have to better the so-called assistance and the subsidy that must be given to our farmers. Kaya yun po ang ipaglalaban ko. We would like to situate that agriculture should really be appreciated as it is. Lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemya, Al, at saka Kim. Oo. Nakita nyo naman how relevant agriculture is. Without agriculture, definitely we will not be able to survive. Mm-hmm. Sabi ko nga, agriculture is the last frontier of our survival. Okay, that's a good one. Secretary, ako po galing din po ako sa Norte, no? Sa Pangasinan po ako. Eh, ang nakikita po namin na laging problema is that binigyan mo halimbawa na award na ng yung mga farmers, na award ng lupa, wala naman ho silang kakayahan para itil yun, wala silang pera and all. Ang nangyayari, isinasanla nila. Pagkatapos, ang nangyayari, napapaon sila lalo sa utang at ako, nawawala din sa kanila yung naibigay sa kanila. Paano po ba natin ito masusolusyonan? Tamang-tama yung sinabi mo, Kim. Diba? Kaya nga, sabi ko, we must have to shift on the support services that must be given to our farmers. Mm-hmm. Financial loans. Kailangan tulungan natin sila. Kaya nung panahon ko, as a Secretary of the Department of Agrarian Reform, I saw to it that our farmers should be helped and assisted when it comes to financial loans. Mm-hmm. First and foremost, kailangan i-training natin ang mga farmers natin. Hindi na kasi pwede yung tinatawag natin na crude agricultural ways. Mm-hmm. Kailangan we have to modernize the same. At saka kailangan baguhin natin yung psyche ng ating mga farmers. Mm-hmm. Kasi yung tinuro sa atin, magtanim ay di biro, maghapong na kayo po. Sino naman gusto maghapong na kayo po? Eh kailangan natin ngayon mga makinarya. Alam mo, sinubukan ko yan eh, sa isang agricultural farm dito sa Tondo. Mm-hmm. Wherein noong panahon ng pandemya, kasagsagan ng pandemya, walang mga gulay dito sa Tondo. So ang ginawa namin, I talked to one of the priests there, si Father Karandang. Mm-hmm. Ano? And I told him, Father, bakit hindi natin kultibati yung iyong football field, soccer field, and mm-hmm. convert it dito an agricultural farm para yung mga tao dito sa Tondo, meron silang pagkukunan ng fresh vegetable and at the same time, meron silang pagkakitaan. So parang bagsakan na. Correct. Oo. So ang ginawa ko, I was the one who spearheaded it. Mm-hmm. Ako nga nag-operate nung traktora. It just took me 30 minutes to cultivate the 1 hectare land. At habang nagmamakinarya ako, nagpa-Facebook pa ako. so napakaganda. So pwede actually, that's probably one template that can be replicated. Definitely. Seriously speaking, we have to change our mindset. Tanong kay Brother Jan. Sige. Kasi, pag dating nyo sa Senado, no, kung papalarin kayo na nasa Senado kayo, no, kahit mayroon kayong mga kaalyadong senador doon, no, makikita natin magkaiba kayo ng interes. Kunyari, ang interes nyo, itong mga lupaing ito, yung land conversion program natin, ano, gawin nating agrikultura, no? Pero, yung meron kayong kaalyado, ang gusto niya gawin itong residential. Or commercial, yes. Gawin niya itong mga villages, no? O komunidad. Alam niya ito. So, anong gagawin niyo dyan? Yeah, ito ang nakabubuti dito dahil ako po ay hindi po ako politiko, Alan of Kim. And I'm not even popular, di ba? Mm-hmm. Pero we have a cause to fight for. Alam mo, yung nga sinasabi ko, dahil patong-patong yan eh, yung national land use program natin, na matagal ng pending sa Kongreso, ba't hindi ma-aproban yan? Mm-hmm. Diba? Alam ni Kim yan. Kasi si Kim nandiyan sa Kongreso. Oo, tama. Diba? Yes. Kung yan ay maipasa, sigurado wala nang issue tungkol sa conversion, diba? Dahil we will be able to preserve those lands which are actually intended for the production of our food. Eh, alam mo, sabi ko nga, ako naman ay abogado katulad mo, Al, no? At ako'y nakahandang magipag-satsatan sa kanila dyan mm-hmm. tungkol sa kapakanan ng ating mga magsasaka. But of course, mahirap lang tayo at ang kalaban natin ay mga mayayaman at mga, di ba? Hindi lang mayaman, bilyonaryo. Bilyonaryo. Hindi naman ako bilyonaryo. Isa lang akong mahirap na tao at hindi rin ako politika. Pero I'm willing. Well, you know, fate and destiny might smile at me. We don't know. Oh. Speaking of which, Secretary, napakasikip po ngayon ng halalan eh. Nakita nyo naman.
napakarami hong ating nakikitang kandidato ngayon. Tama. So, realistically speaking, what do you think are your chances? And at this point, what is your campaign strategy para umangat kayo dito sa nakararami? Well, aminin ko ng katotohanan, ano? Medyo mahirap talaga ngayon. Pero walang imposible sa Diyos, eh. Tama. And Al. I agree. And at the same time, advocating for revolution. Ha? Mm-hmm. Gusto ko revolution. Pero anong klase? Agriculture. Alam na ni Al, ano? Oh, pero ang revolution na aking gusto ay yung revolution ng puso at isipan. Mm-hmm. We have to change our hearts. We have to change our minds if we really want to have a change, a genuine change in our society. Kasi, alam mo kung sino ang dapat baguhin dito? Yung ating mga butante, di ba? Mm-hmm. Kasi kung minsan, we have a penchant to choose yung mga popular na tao. But are they really capable of instituting changes in our society? Siguro pa na, sa tinagal-tagal na panahon, palagi na lang tayong ganito. Are we contented with this kind of life that we have right now? Mm-hmm. It's high time. That's why I call for a revolution. Magbago na ang puso at isipan ng tao para talagang magkaroon ng tamang pagbabago sa ating lipunan. Oh, so oh nga, pero meron pang isa huli na lang, okay, secretary, okay, eh kasi sa Senado consensus yan, eh, consensus din. Parang sa Kongreso din po, 'di ba, secretary? So that means kailangan may konting compromise, 'di ba? Eh pero sir, kayo po ay tumatakbong under the PDP laban. Eh mukhang doon na lang, eh, hindi pa naayos yung gusto din, medyo magkaiba po yata ng pananaw yung ibang mga miyembro at yung ibang mga miyembro. So, balitaan po ninyo tayo. Ano na po ba? Paano po ba? Well, may kasabihan tayo, voice in the wilderness, di ba? Kahit nag-iisa ka lamang, kung tama yung pinaglalaban, maraming makikinig dyan. At alam mo, nakita na natin ang kasaysayan, may palaging pagbabago yan. Kahit minsan, kung ikaw ay minority ngayon, there will come a time you will become the majority because people are convinced of the righteousness of your cause. Di ba, Kim? Tama yun. I agree. And for all you know, alam nyo ba na ako ang founder ng Partido Federal ng Pilipinas? I was gonna ask that already. Attorney Al. Sunod na tanong ko. Isunod mo na tanong nga. Oo, ikaw na. Kasama po kayo sa nagtatag ng Partido Federal ng Pilipinas noong 2018. Tapos kayo po ngayon ay nasa PDP laban. Pero ang napapansin po namin sa inyong kampanya, no? Lalo na yung mga turpo ninyo, isa lang ang nakasulat, Brother Jan Castrillones, Senator. Mm. So bakit ganun po? Parang nakahiwalay kayo sa inyong mga kapartido o mismong ito na sa Partido Federal. Ayan. Ala, ginagawa nyo. Oo, yan. Hindi naman. Mabuti na yung nililinaw ngayon pa lang, di ba, Secretary? Actually, alam mo, ang advocacy ko talaga from the very beginning is federalism. Because I strongly believe that the people in Metro Manila or in the cities do not have the monopoly of intelligence. Mm-hmm. And management skills when it comes to the bureaucracy. Kaya sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung mga taga-probinsya, mga taga-lalawigan, to come forward and share their talent and their skills, mm-hmm, Kim and Al. Kaya tinatag namin yung Partido Federal ng Pilipinas. Mm-hmm. And most of those people who actually advocated for this are the members of the MRRD, mm-hmm, NECC, or yung Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee. Mm-hmm. And because from the very beginning, kami naman ay member talaga ng PDP Laban, which also advocates for federalism. Pero, to cut the long story short, there was some sort of a squabble within the party. That's right. Na later on, we woke up and found out that we were already excluded. But mm-hmm, look at the Wikipedia, who is the founder of Partido Federal ng Pilipinas. Those who actually went to COMELEC to register the party, those who work hard in order to register the party. Well, I don't want to talk about it because there's a pending issue right now, no? Mm-hmm. May mga nagsampa ng kaso. Hindi ako yun, ha? Actually, huwag na ho nating ano yun, paikutin pa. Mas maganda siguro habang nandito na. Mm-hmm. Diretso yun na ho natin, no? Eh sabi po nila, yung mga nagsampa ng kaso na dating taga Partido Federal, eh nakikinig po sa inyo. Paano po ba yon? Ano po ba ang totoo dyan, Secretary? Kayo po ba ay PDP Laban, Partido Federal? At ano po ba yung ginagawa ninyo dyan? Alam niyo yan, subjudice. Pero sa totoo lang, I would like to keep quiet, Kim, no? Kasi hindi pa naman ako involved. Pero kung ikaw yung tinuturo, Secretary. Kung nandito ako dito at itinulak ako sa forefront, definitely I will be constrained to talk. Mm-hmm. And I have a lot of evidence to show. Okay. So, I have a lot of facts and data to show. Ano yung ipapakita ninyo na secret, evidence at data? Secret. So, iimbitahin ulit. So, ibig sabihin, dapat sa amin yung unang sasabihin yan. Sure. So, ngayon, pagtakbo nyo ngayon sa PDP Laban,
Well, hindi sa Partido Federal. Eh, siyempre, sinipa nila ako dun eh. Paano naman? So, ibig sabihin nun, yun ang ating aabangan ngayon, hindi ba? Abangan so, at susunod. Nakabangan. That's right. Oh, ito ngayon. Yes. Sino po ngayon ang susuportahan yung presidente? Wala na. Nag-withdraw kasi si Senator Bongo. Oh, no? We'll wait for the announcement of President Duterte. Okay. Mm-hmm. Alam mo naman tayo, we are good soldiers, no? But kung wala talaga, then definitely we will have to use our own minds, no? Mm-hmm. As to who would be the president that we would be supporting. Eh, meron, speaking of being a good soldier, napanood ko lang doon. Oh, sige. Graduate po kayo ng PMA, no? Pero bakit hindi po kayo nag-service yata sa military? Ala, nagre-research ka. Aba, maganda yun, actually. Sige nga, well, secretary. Well, actually, to be honest about it, no? I did not graduate from the PMA, but I was a cadet in the Philippine Military Academy. I see. I was there for 3 years, but I was involved in a hazing incident. Kala ko, later on, natapos niyo po yun. Hindi. I was involved in a hazing incident. So, to cut the long story short, because of that, it inspired me to become a lawyer. Okay. And that was the very reason why I took up the law course, the law profession, which I was very successful of. Eh, alam nyo, ang tatay ko kasi sundalo eh. Kaya he was my model. Mm-hmm. So I was looking at him and I really wanted to become a general myself. Eh, naging general problem. So naging nangyari. Okay, so balik tayo ng konti dahil konting oras natin ngayon eh. No? So balik tayo ngayon sa inyong kampanya. Yeah. Kamusta naman po ang inyong pag-iikot ngayon at ano po ang feedback na nakukuha ninyo? Well, natutuwa ako dahil marami sumusuporta sa atin. Mm-hmm. Marami sumusulpot eh. Mm-hmm. But you know, I think it's because of the 10-point platform that I have. I don't only champion the cause of agriculture. I'm also for federalism. Mm-hmm. I'm for the Magna Carta for the barangay. I'm for economic recovery. I'm for trial by jury. Mm-hmm. I'm for... Trial by jury? Ano yun? That would be for a next episode. Oh. Alam mo kung bakit, Kim? Because I took up my master's in international law in the University of Notre Dame in London Law Center in the UK. I see. And I found out the so-called advantages of the so-called jury system. Mm-hmm. Ang ganda eh. Eh, lalong-lalo na ngayon, di ba? Pag meron, alam ni Aljana. Tsaka naman raw yan, mababawasan ng corruption sa judikatura. Correct, di ba? Kasi alam naman natin na kapag may decision ang mga korte natin, ang palaging unang sasabihin ng mga tao, wala na, lagyan niya. Di ba, totoo yan, Al? Di ba, you're a lawyer. We pero kung meron 12 tao doon mag-decision, correct. Mas mahirap bayaran yung 12. At hindi lang yan. Kasama sila sa judicial process, kaya hindi sila pwedeng mag-akusa na may corruption. Otherwise, the whole people are corrupt. Yun ang number one na... Siguro one time. Actually, special edition. Oo, pwede yun kasi maganda yun eh. Even the federalism in itself. Napakagandang issue niya. Dalawang beses ko nang sinulat sa kolom ko yan, yung trial by jury. Yung trial by jury, ah. Mukhang nag-agree siya dyan. Correct. Pwede akong kukontra dyan para makita natin ang both sides. But, this is for you, Secretary. Sure. So, sa mga, ano po, sa mga tao po na gusto ninyong makausap, makahalubilo, ganyan, ano po ang i-expect nila kung naging senador po si Secretary Castrillones? Alam mo, I think the best way that a senator can be effective, ano, and efficacious when it comes to his function is to touch bases with the people. Hindi pwedeng we draft or we craft laws and just ram it down into the throats of our people. Right. You cannot do that. Alam ni Kong Kim yan. Oh. You have to go down to your people. Correct. Ask them, what do you want to happen, di ba? What do you want to be legislated? Yun ang kailangan natin, hindi yung mga tools, puros publicidad, papatawag ka ng witness, pagkatapos isasabunin mo. Okay. Di ba mali yan, di ba? Oh, actually, my pros and my cons doon. Pero pangit pagka ginagamit naman nila for their own purposes. Grandstanding. Oo, grandstanding, di ba? So, ang next natin dyan... In aid of the next election. In aid of election. hindi, ano. Okay, so yung sa pandemic naman po, dahil we are still in a pandemic at this time. So, sa inyo po, nahihirapan po ba kayo na magkampanya ngayon at this time? Because this is not a normal situation. Ngayon lang tayo nakakita ng ganyan. At iba po ang approaches ngayon. Paano po ba ang ginagawa ninyo para maka-reach out sa mas maraming tao? Alam mo, Kim, that's my advantage eh. Mm-hmm. At the height of the pandemic, I was one of those secretaries who went around the country. Mm-hmm. And every time that I go and visit provinces, I have to undergo swabbing.
siguro mga 70 to 80 times ako nasusob na eh. Tingnan mo yung ilong ko, wasak na. Sensitized na yun. In that. So, in other words, I don't have any qualms or problems when it comes to going around the country. You know? Right. But the thing is, medyo yung mga tao kasi na mag-gather together, it will create problems kasi it might... That's true. Yeah, that's why... Ang trust natin ngayon ay talaga social media. Social media, pero kami na wala naman kaming pera for exposure, pa-TV, buti na, papasalamat nga ako sa inyo, ibutahan niyo ako. Then we grab these opportunities because this is a way within which to touch bases with our people. Pero I still go around and marami kasi ako na-visit at the height of the pandemic. Yung mga far-flung areas because one of the things that I do, binago ko yung sistema na pag-distribute ng CLOA. Yes. I go to their farms, I go to their houses, I knock on their doors, I give to them their titles. Door-to-door delivery. Door-to-door. At by doing so, alam mo, it really touched my heart. Marami sa mga magsasaka natin, they've been waiting for their titles for 20 to 30 years. And once you give them their titles, they cry. I'm really misty-eyed pag nakikita ko. That gave me more... motivation to really push through with my advocacy that we have to help the farmers. Okay, sige. So, very active pa rin kayo sa social media, brother Jan, ano? Kasi nakita ko meron pa rin kayo dong isang parang digital radio show or something na nag-i-interview kayo ng iba-iba. Yun nga, kasi kailangan ako mag-catch up. Alam mo, and Kim, kung bakit. When I was the secretary, hindi ako epal kasi. I just go to the far-flung areas. You cannot locate me in my office, in my air-conditioned room because I'm not there. I'm there in the field. And I never talk about issues that are outside of the realm of agrarian reform. So, hindi ako kilala. Pumunta ka dyan sa daan, hindi ako kilala. Sisikuhin pa ako siguro. But in the far-flung areas, probably they know me because I have already distributed so much lands nationwide. But dito sa mga cities and Metro Manila, they do not know me. So that's the reason why I have to be active in social media. I see. Tama naman yun, di ba? Pero, sir, just a little bit on fishermen. Right. Di ba? So, ano po ba ang programang nakikita nyo para dito? Kasi, yun po ang isang sector din na nangangailangan ng napakalaking tulong. Totoo yan, ano? First and foremost, kasi yung mga fishermen natin, kuminsan, limited pa nga yung area of operation nila, lalong-lalo na ngayon sa South China Sea. No? That's the reason why we must have to come up with a policy in relation to the South China Sea problem. Right. And you need some sort of a strong international stance on how to deal with other countries. Kasi sa international community, dun sa when I took up international law, it's difficult to negotiate with other countries if you are weak. That is reality, di ba? They only listen to the countries that are really strong. And alam mo na, you know what I mean. That's why you could always bargain from a strong position. Precisely. Yes, that's the ideal bargaining. Pero going back to the issue of the fishermen, siguro it's high time that we also give them a lot of subsidies, no? And at the same time, we give them teachings on how to become scientific when it comes to to fishing. And probably we have to help them to resort to some sort of technologies on how they would be able to siguro yung kasi pag pumalaot ka kasi that's very risky, you know? But teach them alternative like for example fish ponds, no? Right. Or yung sa seas, no? Yung maglalagay ka ng mga nets diyan para diyan na sila magkukulture ng mga isda and marami pang mga ibang pamamaraan. Right. Kasi po meron po lalo na sa bandang south, ano, hindi ba po napakaganda ng ating mga ano doon, mga uri ng mga isda. Pero ngayon po sabi nila because of overfishing, nawawala na. For example, yung sa jensen, yung mga tuna, yung mga even the sardines nawawala na rin daw po. So, ngayon we see a situation where yung mga those who are into that nabimili na po sa labas ng Pilipinas. So, how do we help them? How do we find the solution for the farmers? And then, how do we teach them also not to overfish? Meron tayong tinatawag na yung
yung open season at saka yung close season. Yes. No? Na huwag ka muna mangingista kapag nag-breed yung mga isla. Obviously, hindi po nangyayari yan. Tingnan nyo, wala na tayong isla. Because there are no effective environmental laws mm-hmm. that are being implemented. So you will be one in championing for a new law for that? Precisely. I think mm-hmm. the best thing that we can do in order to situate that we will have a continuous supply of fish mm-hmm. is to introduce laws or craft laws that would definitely enhance the lives of our fishermen. Mm-hmm. And for the meantime na nagkaroon ng close season, hindi sila pwedeng mapang ang isda, bigyan mo sila ng alternative jobs, no? Mm-hmm. In the land. Para naman, mayroon silang pagkakita ng pera, di ba? That's right. That's number one. At syempre, siguro, yung mga fishermen natin, siguro, we have to give them more ayuda. Kawawa yung mga fishermen natin, lalong-lalo na ngayon, hindi na sila makapalaot ng masyadong malayo dahil bigla lang may bobomba sa kanila. Oh, na, that's right. Di ba? Oh, mga Coast Guard, that would stop them. You should make it secure. Correct. Oo, the fishing grounds. Hmm. Oh, so, Attorney Al, meron ka pa bang ibang katanungan sa kanya bago natin na itanong yung mga panghuli natin? Kasi mga tanong ko, hindi pwedeng itanong. Ano? Ay, hindi. Kailangan natin itanong. Actually, ito na lang yung sa akin po, sir. Kasi since kayo po yung isa sa founders ng Partido Federal, no? Will you be pushing for Will you be pushing for federalism when you become a senator? Halimbawa po, sa pag magfa-file po ba? Kasi nakikita natin matagal na marami nag-advocate niyan, even the late Senator Pimentel, di ba? Justice Puno. But they were not, they were not able to, you know, bring it above. Wala So, palagi siyang nandoon sa gilid-gilid ba? Alam mo, ang unang-unang sinasabi na, that's too expensive. Palaging ganun it's about to take out, take off, babarilin nila kaagad. That's very expensive. Mm. But you know, may kasabihan tayo, no pain, no gain, di ba? Mm-hmm. You have to make the first step. Otherwise, we will not be able to change our system. So, ang gusto kong sabihin dito, you know, federalism is a very good form or system of government. Mm-hmm. Now, most of the countries that are very progressive have this kind of system, federalism. Be it presidential federalism like the US or parliamentary federalism. Para sa akin, what I advocate for is parliamentary federalism. Kasi kapag meron tayong parliamentary federalism, a ruler or a president, for that matter, who cannot rule the people by giving them the general welfare mm-hmm. or yung welfare of the people, mm-hmm. he can be booted out mm-hmm. Within months or within... Magkakaroon ng vote of no confidence. Definitely. Dissolve kagad yung government niya and they can kick him out. But if he runs the affairs of the government in a very efficacious way, efficient way, di ba, effective siya, he can stay there for the longest time. So, ibig sabihin natin dito is, merong accountability. Napakaganda ng sistema na ganun. And I think that's the best way that we can do it. Oo nga. So, siguro, ang maganda dyan, Secretary, dapat, sana, yung magiging presidente, magsusupport din ng federalism, hindi ba? Oo. So, ibig sabihin, otherwise, you will be rowing. Oo. Dahil kung hindi, magkaiba kayo ng pananaw, wala na naman mangyayari, hindi ba? So, okay. Anyway, Attorney Al. Last 2 minutes pala tayo, no? So, oo nga, so, bigyan natin ng pagkakataon si Brother John na makipag-usap ng diretso sa ating mga correct. Manood. Sige, ano inyo, go ahead, Secretary. Mga minamahal ko pong kababayan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na binigyan ako ng boses para magsalita dito. Ako po ay hindi po politiko. Hindi rin po ako mayaman. Pero I have a heart that has a genuine purpose of really serving the people. Matagal na po rin po ako nagsaservisyo sa pamahalaan dahil sa aking experience. Pero nakita ko po ang kakulangan sa atin pong mga batas at gusto ko po sana ibahagi ang aking nalalaman sa ating bayan. Alam ko po na ang tunay na pagbabago ay nasa puso at isipan ng mga tao. At sana, ito nga po ang ating baguhin para magkaroon tayo ng isang sistemang napakabuti para po sa progreso at kapayapaan ng ating bayan. Pero alam naman natin pong lahat na siyempre ang pinakamagandang lahat na pamamaraan ay ang patnubay ng Panginoong Diyos. Yan po ang kailangan natin para tunay na magkaroon tayo ng isang pusong matiwasay, pusong talagang tumatanggap ng pagbabago para po sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat po at magandang umaga. Okay. So, maraming salamat. Napakagandang platforma ng gobyerno kung ito ay Christ-centered.
Oo nga, eh, so yan po ay talagang patunay na yung kanyang advocacies, yun ay nasa puso niya, di ba? So good luck po sa inyo, Secretary. Salamat, Kongkin. Oo, maraming salamat po. Ang atin pong guest ngayon, first half, ay si dating Agrarian Reform Secretary John Castricciones. And tumatakbo. Oo nga eh, meron pa ang next guest natin ay isang vice presidential candidate naman. So dyan lamang po kayo, magbabalik po kami. Maswerte tayo dito sa Pilipinas eh, diba? Ang daming pwedeng itamna, basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang kumisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayumanggi. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Ngayon naman, makakausap natin ng isa sa mga vice presidential candidate. At siya po ay si Ginoong Emmanuel Manny Lopez, vice chairman ng National Advisory Board ng Workers and Peasants Party or WPP. So magandang araw po sa inyo, sir. Good morning. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Al, and to your very beautiful co-host, Ms. Kim. Ba, so ibig sabihin nun, medyo may preferential na ano na treatment na dahil walang gender equality. Oh, ganun ba? Hindi, so ibig sabihin nun, pwede na tayong mag-play favorites, okay. 'Di ba? Okay, so sir, maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon. So, ang first question po natin, ano po ba ang Workers and Peasants Party or WPP? Well, ang Labor Party Philippines, also known as the Workers and Peasants Party, is rooted on the very old and the first labor union in the Philippines, okay, which is the Union Obrero Filipina, no? Democratica. This was founded by Isabela de los Reyes way back in 1902. Okay. So, yun ang unang-unang labor union, which evolved into political parties, movements, etc., and pursuing different lines of political thought, no? Sure. And economic thought. And as you know, nagkaroon tayo ng mga labor unions na naging leftist, meron naman moderates, as well as those who are favoring the more or less a pragmatic yung kanilang approach, no? Mm-hmm. So they are basically labeled as pro-business. And from these groups evolved, you know, different political parties with different political leanings. Mm-hmm. And the Labor Party Philippines, for one, is actually a moderate group. Okay. We are basically a democratic socialist political party. And we are, in a way, progressive. But at the same time, we are pragmatic. We are aware that you know, in order for business and the economy to flourish, you have to have certain efficiencies and certain innovative spirit that could only be delivered by a capitalist system. So, in that order, tayo po ay nasa gitna. We are neither communist nor, you know, extreme capitalist. We are somewhere in the middle in pursuit of the general interest and welfare of the Filipino people and nation. Okay, so yan po, napakaganda po ng pagkakasabi po ninyo, no? Pero ang ibig lang sabihin niyan eh marami din pong faction sa labor. Correct. Hindi po ba? So but you are right there in the middle and as a compromise between the businessmen
and the laborers, hindi po ba? Yes. Oh, is this the first time that the Workers and Peasants Party or WPP or the Labor Party had fielded candidates in the election? Actually, you know, the Labor Party Philippines was mm-hmm. founded by the late attorney Jose Malvar Villegas, okay. who, by the way, passed away just barely a month ago. Mm-hmm. And it is for this reason why I'm here now articulating the principles and leadership best practices, the vision and mission of the LPP, basically on his urging. Mm-hmm. Parang kanyang last wish, no? But since 1983, the Labor Party or the Workers and Peasants Party, they have been fielding national as well as local candidates. I see. But unfortunately, not many have made it. Although the Workers and Peasants Party coalesced with the Lakas in 1992, mm-hmm. and as you very well know, they were successful in installing, I would say, the first pro-labor president, which was, you know, which is former President Fidel Valdez Ramos. I see. And from there on, in 2016, mm-hmm. we also attempted to field the former ambassador, the late Roy Senyeres. Okay. Unfortunately, he passed away just before the election started. Mm-hmm. Mr. Lopez, tumatakbo kayo bilang vice presidente. Noong 2019, nagtangkaran dito ko bilang senador. Tapos ngayon, vice presidente, and wala kayong katandem. So, walang presidente. Paano po nangyari ito? Paano niyo po i-explain ito? Well, first, in 2016, talagang nag-file kami ng, ano, no, ng opposition dahil dinisqualify ako ng COMELEC. For the reason that I was not serious daw in my intention to seek the post of senator, and I did not have the capability to launch a nationwide campaign. We opposed this for the reason that, number one, seryoso naman siguro ako, you know, in serving our country and people. Even as a private citizen, I have involved myself in many advocacies, from the People's Initiative to more effective disaster planning and management to, you know, more innovative approaches or strategies such as e-governance. And so, inopposed namin po yon. Unfortunately, I was not given the chance, no? Despite the fact that I had three political parties then, COMELEC registered political parties to actually back me up. But sad to say, the COMELEC did not take heed, and I was disqualified. Now, at this time, I really did not have any intention to run, mm-hmm. especially for the second highest post in the Republic. No? Although, you know, our chairman, the late attorney Jose Malvar Villegas, he requested me to file on behalf of the Labor Party Philippines. He did it three times while he was in the ICU combating mm-hmm. His COVID disease. On his fourth attempt, I did not have the chance anymore to decline his request because he was already intubated. And so, as the vice chairman of the National Advisory Board of the Labor Party Philippines, I had no choice but to subscribe to the wishes of our late chairman, as well as to the membership, and especially to our coalition. The LPP at the time entered into a coalition agreement with the Partido Federal, as well as with the a certain faction of the KBL. And as you very well know, the Partido Federal took care of the first post, not the highest post. Mm-hmm. So they had their candidate, you know, installed there mm-hmm. to seek the highest post. Now, we thought it was our mandate, you know, being a part of that coalition, to take charge of the
second post, the post of vice president. And since the situation at the time was still very fluid, which I think until now it still is, mm-hmm. despite all the pronouncements, we took it upon ourselves to make sure that we have our own man in the in the list for vice president. And to cut the story short, ako po ang napagkaisahan na makipag sapalaran dito sa isang napakalaking challenge na ito, no, for to seek the vice presidency. Oo nga, napakalaki ho talaga kasi dati first time senator. Yes. Ngayon naman vice presidente o pangalawang pangulo ng Pilipinas kung sakasakali. So sir, ano po ba ang kung halimbawa po kayo po ay pinalad na maging vice presidente o pangalawang pangulo, ano po ba sa tingin niyo ang magiging role ninyo? At is it just in support of whoever the president will be? What will be your programs? Should you be the next vice president of the Philippines? In the event that we get really lucky, no? Mm-hmm. And parang you don't sound really confident naman, sir. Well, why is actually, that? In terms of confidence, I'm very confident that I could do the job, no? Okay. I am less confident in the political process that will install you to assume the responsibilities and duties of a vice president. Mm-hmm. But, I believe... I have the other than confidence, no, the qualifications and experience, sure? And the determination and commitment, to serve our country as a second highest ranking official of the Republic. Right. Now, in terms of a program of government, I see that we are facing tremendous challenges. No, number one, this pandemic has really, devastated our economy, mm-hmm. and our people continue to suffer, and the government definitely could do better, okay? First and foremost, I believe our pandemic management should be improved, no? It has started, in a way that everybody was grasping mm-hmm. with the right solutions. And it took a while before the government really came out with solutions that were appropriate and necessary mm-hmm. to address the repercussions of the pandemic. Mm-hmm. In the matter of public health and safety, I think there are still areas that where we could improve. And of course, other than protecting and ensuring the public health, I believe it's high time that we undertake an economic recovery program. Mm-hmm. And I came out with a comprehensive three-pronged economic program that highlights, number one, a new omnibus investment code, okay, which would help us, do business in a more efficient and more effective way. And number two, I believe we have to have a bankruptcy law. Okay. Bankruptcy law. Interesting, and thirdly, yes. Yes. And thirdly, many companies now are really suffering. Many have closed, no? Mm-hmm. In other words, marami nang na-bankrupt. And no matter how good your plans are, as well as, even if you put in all your efforts, without the necessary operating capital to get back into business, there's really very little chance for you to contribute to the economic pie. And so, the availability, the accessibility of low interest loans mm-hmm. is necessary. And the government can provide that by coming out with certain programs such as a guarantee system to enable the commercial banking system to provide more loans at lower cost. Okay. Pero itong lahat ng sinabi nyo, parang mas magiging epektibo kung kayo po ay nasa legislatura. Kasi more on the legislative work, ano? That's right. Yung pagtatatag ng bagong Omnibus Investment Code, pagbabago sa anti-bankruptcy law, lahat po ito ay legislative work. So, paano niyo po ito imemery sa vice presidential position?
which is an executive position. Actually, ang vice president, effectively, you know, pwedeng parang little president yan, no? And depende rin sa portfolio mm-hmm. na kanyang tatanggapin or i-request sa kanyang kung sino man na maging presidente. As a vice president, I think there are several things that we could do, no, to leverage on the power and influence of the position. And this is to say, get all your legislators, you know, to support a legislative agenda that will make this particular laws, you know, happen. Okay, and as a vice president, I believe you can also pursue programs, say under the DTI or under the Department of Foreign Affairs, to attract foreign direct investments, to come up with programs that could improve the way we do business, to improve our comparative advantage mm-hmm. in order to attract more investments, create jobs, livelihoods, and opportunities that will propel our economic recovery program. Mm-hmm. So there is a marriage of purpose, you know, from the legislative as well as to with the, you know, with the executive. And also, as you very well know, Al, meron tayong yung SC resolution, no? On the Mandanas Garcia Villegas petition. There will be a devolution of services and there will be a redistribution of the national budget of up to 40%. This will be devolved to the local government units. So as a vice president, I think you could very well assist the president and the cabinet to actually make sure that the implementation or the devolution process is done very efficiently and effectively. Mm-hmm. Okay. That means that, sir, if ever you are elected vice president, you would request for a portfolio from your president. And if so, what would it be? Definitely. Well, to maximize on the salaries being paid to the vice president, the Filipino people should you know, make use of their vice president to be a productive vice president. Mm-hmm. And in the past, traditionally, ang vice president natin po ay ina-appoint din bilang foreign affairs secretary. I see. And these are, of course, the more capable vice presidents like Salvador Laurel, mm-hmm. Arturo Tolentino, Emmanuel Peláez, they all assumed the foreign affairs portfolio mm-hmm. because they were, you know, visionaries mm-hmm. by themselves. And it requires, you know, really a focused attention on the matters external to the state. Mm-hmm. And the other option probably is to assume the portfolio of Trade and Industry Secretary because okay. it would be most relevant for purposes of economic recovery and, you know, the sustainability of our economic progress and development. That's true. You have a very solid background in information technology. So yes. Bakit hindi po yung DICT? Well, as a matter of fact, Al, I was you know, I helped President Duterte mm-hmm. in his 2016 campaign. Mm-hmm. And when I was called in Davao, I was asked, Mr. Lopez, what else can I do for you? Yung pala ang ano ni Q ni ating presidente kung anong portfolio ang gusto mo or anong posisyon. Nakalimutan ko na humingi ng posisyon. Instead, I asked him to support our People's Initiative program as well as our anti-corruption advocacy, which is to effect a Public Finance Reform Act. So, dalawa yung hiningi ko sa kanya. And after that, when I got out of the room, I was asked by friends, no? Oh, anong hiningi mong posisyon? Nasabi ko sa kanila, eh, nakalimutan ko eh. At they all laughed and at the same time, you know,
threw invectives at me practically, you know, dahil hindi ko daw sila ma-appoint na director or undersecretary, whatever. But magandang tinanong mo because magkasama tayo sa information technology industry, you know. We were pioneers in this industry. And I happened to have, I would say at the time, advanced education on IT. But ang IT kasi, pwedeng makover yan ng DTI. Tama. Okay, no? And as a matter of fact, marami kong proposition sana for the enhancement of our information technology industry. Nakita ko na ang magiging competitor ng BPO, which is now a sunset industry sa atin. Ano? Mm-hmm. But if my prescriptions were followed to upgrade the skills of our BPO agents into, say, application specialist, then it would have been a different matter. No? So I think pwedeng masakop ng DTI, portfolio, ang DICT mission and vision. Okay, so ito naman po sir, balik po tayo dyan. Kasi those are all good. We, you know, at least we know now what your goals are, kung saan po ninyo gustong papunta. Pero kailangan manalo po muna tayo. So balik po tayo sa partido ninyo, ang WPP. Eh wala po kayong presidente ngayon. Meron na po ba kayong inendorso na presidente sa inyong partido? And of course, I think the strength that you are looking at now is on, coalescing with other parties, hindi po ba? I think this is the only way for you to, have a head start in campaigning all over the country. So, sino po ba ang presidenteng ini-endorso ninyo? Well, at this point in time, ma'am, to be honest, I'm open to all alliances. Okay? Mm-hmm. And, but rest assured, we will coalesce with the best and the brightest mm-hmm. and the most committed. No? Mm-hmm. Ang number one requirement po namin in coalescing or uniting, coming up with a pact with a presidential is he or she has to embrace the Labor Party principles and leadership best practices. Because yan po ang nakikita naming solusyon sa mga suliranin ng ating bansa sapagkat ang mga personalities po, every time there is an election, we come up with heroes, no? Mm-hmm. Or heroines. And ang problema po ng Pilipinas ay hindi naman isa o dalawa lang eh. It's very complex. It is systemic in nature. So in that order, we need a party ideology or principles that would put us, you know, in a direction that is sustainable to address a different problems and challenges that this country is facing. Ibig po sabihin, nakikipag-usap po kayo ngayon sa iba-ibang mga partido at this point, bago kayong maglabas ng inyong official na ine-endorso or i-endorso na candidate for president? Effectively, ganun po ang situation natin at this point in time, yes. To be frank and honest about it. Although previously, there was already some maneuverings, you know? Yes. Because, ayun nga, nagkaroon kami ng tactical alliance, basically with Partido Federal and the KDL. So, you know what I'm saying, no? That's right. So that means... Meron tayong parang preference na. Mm-hmm. But since there were changes at nagkaroon din ng mga pagbabago sa vice presidential post, no? Right. Because at one point, if you recall, Mayor Inday Zara declared that she's not running for right. any national position. Mm-hmm. And so we were really eyeing to put our man, for the vice presidential post. Right. And ako naman po ay napakiusapan lamang na ilagay ko muna ang aking pangalan doon. Pero sabi nga ng aking mga kasama, hindi naman po sa pagmamalaki at kilala naman ako ni Al at ang ating mga ibang kaibigan na ay baka meron naman po akong mga qualifications that can probably equal if not surpass the others. When it comes to track record in fighting graft and corruption, palagay ko po solid tayo dyan, no? As a private citizen as well as a
public official, we have fought graft and corruption, and this is one of the biggest problems that this country, you know, is facing. And so you can see a vice presidential candidate, or if God willing, you know, a vice president who will really go after the culprits of this nation. Okay, so with that, we are giving you the opportunity to talk directly to our viewers. Ano po ang sasabihin nyo sa ating mga tagapanood? Ako po si Manny S.D. Lopez, isa pong ordinaryong Pilipino na nagsikap upang mapagsilbihan ang ating sambayanang Pilipino. Ako po ay isang ekonomista, isa pong technology and management professional, and ako po ay nagsilbi bilang CEO ng iba't ibang kumpanya dito sa Pilipinas at sa Amerika at sa Europa. At tayo po ay handang makipagsapalaran ngayong halalang ito upang mabigyan ng tugon ang iba't ibang suliranin na kailangan ng sugpuin the different challenges that we are facing as a nation. We have to address this. And this can only be addressed by people who are really committed in advancing the interests and welfare of the Filipino people and our Challenge Republic. Marami pong salamat. Thank you very much, Attorney Al and Ms. Kim, for giving me this opportunity to share my views and my insights on the different topics that we have discussed this afternoon. And marami pong salamat, and have a pleasant day, everyone. Okay, so Attorney Al. Maraming salamat. So, Ms. Kim. Oo nga. So maraming salamat sa iyo, and good luck po sa inyong pagtakbo itong darating na election, sir. And balitaan niyo po kami. Thank you very much again. At marami po akong ibabalita sa mga susunod na mga kabanata at sa iba't ibang araw na darating. Okay, thank so you. Susunod. Diyan po nagtatapos ang aming mainit na talakayan. At of course, magbabalik po ang diretsyong pananaw sa susunod na linggo. Ito po si Kim Bernardo Lokin. Maraming salamat. Ito naman po si Al Bitangkol. Maraming salamat po sa inyong lahat.